Dating kilala dahil sa terorismo, ngayon binubuhay naman ang turismo sa Sulu. Kaya kahit mga dayo, pwede nang makapag-enjoy. Magbabalita si Bok Edlinggaw. Baka akala mo malate o ermita, pero sa biwak ito ng Patikul Sulu. Bayan na dating pinamumugaran ng Abu Sayyaf. Ang lugar na dati bawal ang mga dayo magpagabi, ngayon buhay na buhay ng nightlife. Anong tawag sa lugar na ito? Maubu Pier. Sir? This is the equivalent of... Parang baywalk nila, sir. Dati kasi, sir, di ba liguan lang niya parang luneta. Ngayon, puro ano na? Puro panggabi na, ano? Yes. Eh, dati panggabi eh. 6 o'clock wala ng tao. Oo. Itong nagbabagong mukha ng hulog. To be fair, yung lugar na ito is parang gubat. So parang nagkaroon siya ng idea para magkaroon ng development ng place namin. Si Al Hassan, bit-bit ang nanay at anak para panoorin ng sunset at bumili ng milk tea. Yung security, okay na. Medyo hindi na magulo. Parang tulad na rin ng mga ibang lugar. Pero yun lang, talagang hanggang milk tea lang dito. Walang alak, wala rin baywalk babes. Kahit papano kasi, Sulu pa rin ito. Sa nakaraang 2 taon, nagkasundo mga LGU, negosyante at mga mamamayan na kailangan ng basagin ang imahe ng karasan. Ang dating sentro ng terorismo, ngayon pinipilit maging sentro ng turismo. For the past 2 years, no kidnappings, no bombings. Then, yung mga tao now is enjoying yung kanilang magagandang beaches. Ang sabi nga nila, isa sa mga malalaking indikasyon ng pagudlat sa isang lugar ay kung marami ng mga negosyante na nag-i-invest doon. Yung mga prangkisa, yung mga malalaking name brands. Dito sa Hulo, hindi ako ganun kasigurado. Pero parang pamilyar yung logo na yun. Hindi naman totoong Starbucks or Paddy's Point ang mga yan. Pero dito sa Sulu, kaya na nilang magbiro tungkol dyan. Nagtatanong yung mga tao doon kung sino yung Koreana ang kasama raw namin. Sabi namin, sino yung Koreana? Ha? Ni hao? Sorry. Tinutulak ngayon ang Balik Barangay Program para bumalik ang mga tausog na dati lumikas sa ibang probinsya para iwasan ang gera. Naibalik na namin yung mga barangay. That is 21 barangay yan. All over Sulu. Happy to say na they're back. Ang mga livelihoods nila dyan are selling again their coffee, coconuts, being produced egg laying. Sa matagal na panahon, natubog sa dugo ang Sulu. Hindi na nila mababago ang kasaysayan, pero ang kaya nilang subukang baguhin ay ang kinabukasan ito. We're not really like changing the narrative, but we're trying to work on creating a new narrative or a more peaceful Sulu. Kasi dati Sulu is, when you say Sulu, the last name would be tourism. I mean, terrorism, a war, gulong. Ngayon, like, Sulu, last name would be like mapayapa, maganda ang turismo. Ako si Edlinggaw para sa 1PH.